kupuk. Naik kupuk.
nasabit ng konti pero sugat to. Oh. Ano kaya isda to? Hindi ko kasi kilala eh. Hindi kasi ako talaga yung kumbaga biyasa sa pag ano pag target ng anong klaseng isda siya. Yan lang. Naanla ko to. Sobrang masarap na klase na isda to. Hindi na nalunok yung jig na iluwa niya. Kaya lang, sumabit naman doon sa katawan niya. I-re-research ko muna kung anong pangalan kasi hindi ko alam eh. So far, sinuwerte tayo ngayong araw na to. Then is, Natsuri Masaru. Okay? So thank you so much for watching. Medyo marami yata to sa ilalim. Hindi ko lang alam kung anong klase isda to. Parang snapper pa rin siya. So ibang klase siya na ano. Hindi ko ano isda to. Okay, research ko muna. Thank you. Okay, thank you for watching. Medyo maaga pa naman pero updates ako mamaya kung ano ba yung mga kuha ko. Tinamaan talaga ako. Sugat na yun. Lalim ako. Malalim. Sa habay bandang hita. Hindi ko napansin. Biglang ano eh. Tumiglas. Okay, so updates tayo. Ang pangalan pala nito sa English is Crimson Jobfish. So around nasa 3 kilograms siya. Mahigit pa. So Crimson Jobfish. Langbo dito sa Oslo language. So ito siya. Ang nakakuha sa kanya is Katsuri Masaru 210 grams. Green fin color. So ito siya na ang nakakuha, nasa lalim na 120 meters para sa karagdagang info. Okay. Ito 'yung nangyari sa kanina. So hindi ko akalain na biglang nagpumiglas 'yung isda pag akyat. Etong hooks na 'to sumabit sa gilid ng katawan niya, hindi doon sa bunganga. Hindi ko napansin yun. Akala ko nasa bibig. Dito siya tumama sa ito. Oh. Ayan oh. Oh. Sugat ako. So, kahit ako nag-iingat pa rin. Pero hindi maiwasan. Kaya lang, sa mga bago, dapat talaga mag-ingat. Kasi ako, lalo na oh. Tinan mo. Sobrang ingat ko nga. Pero tumama pa rin. Kasi yung isda, hindi natin alam kung kailan siya pipiglas, kailan siya pumalag sa atin pag inakyat natin sa bangka. So ingat lang talaga.